Hello mga paps, mga kamiraj, ka-TNBS, nilabas na ni DOTR yung mga yung guide or kung paano i-set up yung plastic barrier para makaiwas tayo sa COVID-19 if ever na magtatakbo na tayo sa kalye. And yun nga, yung kung makita ninyo, yung driver ay nakahiwalay sa mga rider. Okay, bali yung ginamit nating materials dito, cable tie, screw, yung alambre, plastic cover, and mga tape. Okay, so yun lang naman yung mga kailangan materials para mabuo natin tong barrier na to. Okay, so yun, sana mga paps, mag-ingat tayo sa COVID-19 if ever na mawawala na yung lockdown. And sa mga hindi pa subscriber ng aking YouTube channel, baka pwede nyo namang isupport yung aking YouTube channel by like nyo lang tong video na to, ishare ninyo, and isubscribe. Okay mga paps, sana masubscribe nyo itong aking YouTube channel para makapagbigay pa ako ng more DIY. Kung makikita ninyo, so, medyo hindi lang perfect. Oo, kasi actually, medyo ito yung pinaka, I think ito na yung isa sa pinaka-affordable and mas madaling mahanap yung mga materials. Kasi may nakita akong post a while ago or last few days, may nakita akong post na merong nagbebenta. Pero ang issue, nasa 1,000 plus. Dito, ang cost lang nito, I think, nasa around 150 pesos. Mabubuo nyo na to. Okay, maaagawa na kayo ng barrier na suited dun sa requirements ng ating government para makaiwas tayo sa COVID-19. Okay, guys? Sa middle of the video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Okay? So, yun. Hintayin nyo lang mga paps. Okay, kung makita nyo, yan, niro-roll muna natin or tinitwist natin yung alambre. Okay, bali, apat na strand yan ng alambre, dalawa. Then, pagsasamahin yung dalawang tinwist. Okay, mga paps? So, para medyo tumigas siya. Kasi kung single na alambre lang, napakalambot. Okay, so yun, tanggalin nyo lang tong mga goma-goma, yung goma dyan sa mga pintuan. Then, mababaklas nyo na yan. Okay. So, actually, yan lang naman yung babaklasin nyo dyan eh. Para maipasok ninyo yung alambre. Okay? So, ngayon, pag nabaklas nyo na yan, ihahanda nyo na yung screw. Medyo mahirap maghanap ngayon ng screw, no? So, ngayon, para pumasok yung screw, nilagyan ko siya ng cable tie sa loob para humigpit. Okay, guys? So, pasensya na kung hindi siya yung standard. Pero siguro, pag nag-open na yung mga store, papalitan ko rin naman siya. Yun, kung sa tingin ninyo nakatulong itong aking video, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Kuya Shane. And mas okay na i-like nyo na rin. And if ever may comment kayo, comment lang kayo sa baba ng video para at least magkausap pa tayo regarding on this kind of DIY. Thank you so much guys sa panonood. Keep safe. Okay, so yun, ilalagay ko lang siya dun sa may, o itatali ko lang siya. So gamit lang dyan is yung fishing rod. So itatali ko lang naman yung alambre na matigas. Salamat sa panonood mga paps!